Ayan, so magandang gabi sa inyo lahat. At yan, nandito tayo sa isang biglaang live ngayong gabi habang na tayo nasa kalagitnaan ng mga pagdiriwang natin ng Simbang Gabi ngayong nilahanda natin ng Kapaskuhan. At syempre, hindi ko na patatagalin kung sino kasama ko sa live ko ngayon. Walang iba kundi ang nag-isang Madam X. Magandang gabi, Madam X. Ayan. So, yeah, so humihintay muna tayo na. No? Manghintay muna tayo ng mga manonood. Oh, biglaan ng mga live natin ngayon. Yeah. So we send our condolences sa inyo, my family. Yan. Yan po, no? So let's just go back to our ano ba agenda natin ngayong gabi? Diba? Ito na. Yes, sarap. Yan, hello. Magandang gabi po. Yan. Yes. So yan. Ito may nag-comment si Jonas. Sabi niya, magandang gabi po. Yan, magandang gabi, Jonas. Ayan. So share our live para. Ayan. Tapos sabi niya, pa-plug naman po ng TLM San Beda Alabang tomorrow ng 10 a.m. Okay. Rinig na ba ako sa live? Ayan, rinig ka na. Okay. So, ayun, sa San Beda, yes, bukas sa mga makakarating dito sa amin sa San Beda Alabang. Ano lang present lang kayo doon ng IDs. Yeah. Hi, yeah. Father Puloy. Father Puloy is watching. Hello po. Magandang gabi po. Hello po sa mga taga-salud. Namiss ko na po kayo. So, my phone is also open. Siyempre. Yeah. Ayun. So, yun lang, TLM San Beda. And let's, ayun lang. So, it's TLM San Beda is every first and third Sunday of the month ng alas 6. Mm-hmm. So, for those in the South, syempre, for those in the South, you can come. Okay? Present lang po kayo doon ng ID and other disclosure information properly din. Yes. Para wala po tayong gulo. Yun lang. Thank you. Yeah. Okay, so eto na nga pinag-uusapan natin, no? Ilang mga eto parang sisi parang every year na natin 'tong Every year natin 'tong struggle, di ba? Ritual na natin siya every time. Oo, ritual natin siya. Naging ritual na natin. Para, oh my God, every time na lang na itong panahon na Simbang Gabi, dumadating. Lahat ng klase ng mga kwento. Yes. Lahat na lang. Parang, kaya nga, I remember, nag-post yata ako nung vlog noon in homage to the late Father Fidel Villaruel OP. Yes. I did share yung mismo niyang study sa blog ko, both sa Blogger tsaka sa WordPress. Kaya it's still out there, so if you want to read more, yun. Yes, ito, wait lang. Ayan, so itakil naman na bago natin simulan na, no? Ano muna yung mga ito, wait lang. Ayusin ko lang itong banner. Ayan. So, yun.
Simbang Gabi, ang dami kong narinig na kwento-kwento paano daw ito nagsimula, saan ito nanggaling, bakit ito nagkaroon ng Simbang Gabi, bakit may mga misa pastorela pag Simbang Gabi, bakit, ito ha, bakit kumakanta na ng mga pampasko, Simbang Gabi pa lang. Ayun na. So, yun, di ba? Ayun na. Bakit? Ito nga, eh, paano, halimbawa, ito pa, malaking tanong, paano kaya pag Simbang Gabi, tumapat ng Linggo? Ano ba mas mataas, Simbang Gabi o Linggo? Di ba? Ayun yung mga, kahit sa ano natin, yung mga tanong. Eh. Kahit sa ano, sa circles din natin, sa traditional community, yes. Yung isa ng tanong eh, kung, ano, so, kapag nagsimbang gabi ba tayo on a Sunday, was it already counted? Yes. So, eto na yun. Yeah. So, we will be answering. Eto na yun. Yes. Yeah. Oh. Mga alamat. Ayan. Ay, naku, ang dami niyan. Ang dami dyan. Pinakauna narinig ko dyan, Sisi, yung ano. Ah, ano to? Ang Simbang Gabi daw ay, ano to? Ah, ang Simbang Gabi daw ay for farmers. Kaya daw umaga. Kami na po magsasabi na based sa mga actual study, even from Father Fidel yes. himself, hindi po yung totoo. Na wala pong kinalaman yeah. ang farming with regards sa Simbang Gabi. And I think you could explain it more better bakit. Go ahead. Yes. Eto, well, eto ah. Meron tayong tinatawag noon. Well, hanggang ngayon naman, meron tayong tinatawag na canonical hours. Ito yung mga oras canonical, oras canonica sa simbahan. At ano nga ba yung canonical hour talaga ng Simbang Gabi? According dito, ayan, so, ayan, nasa na yung nawala na tuloy yung aking cheat sheet. Okay, so, let us remind ourselves first na ang Simbang Gabi ay hindi sakop ng kahit anong liturgical rubric. That's the very basic fact eh. Kaya nga siya Simbang Gabi. Kaya nga siya indulto. Ano ba ibig sabihin pag sinabing indulto? Ang indult ay hindi sakop ng kahit anong liturgical laws. Hindi siya pwedeng pakialaman ng kahit anong liturgikong batas. No? Ano ba? Kung may mga technicalities, kaya nga indult siya. It's outside the ordinary laws we have. So, it has its own time. Meron siyang sarili kalendaryo. Kaya nga indult siya. Kaya natin, di ba? Kaya nga yun yung naging definition ng indulto ng Simbang Gabi. Hindi siya pwedeng pakialaman ng kahit ano. So, ibig sabihin, kahit may fiesta sa loob ng Simbang Gabi, tatabi mo yan, die. Okay? Set aside siya. So, whatever feast day na tatapat during the Simbang Gabi week, it will be set aside. Okay? Except sa isa, yes. Di ba? Except sa isa. Mm-mm. So canonically, yan. Ito yung sa research na rin ni Fray Fidel Villaruel, no? At dun sa isa pang research ni Jason, Kuya Jason Alyarite. Normally, this, ayan. So, sabi, between the hour of Lods and the hour of Prime, ano yung ibig sabihin nun, Lods and Prime? Normally, this should be between 3 o'clock and 6 o'clock in the morning. Pero, nung unang panahon, may gawain tayo, ang mga Kastila, may custom sila na mag-anticipate. Kahit naman ng ibang nasyon, nag-anticipate ng mga canonical hours. Kaya ano nung, what we can understand here is, Misa de Aguinaldo is anticipated siguro mga oras na to, as early as, sabihin natin 10 a.m. ng the previous day. Limbawa, kung 15 to 20, kung 16 to 24 yung Simbang Gabi, the anticipation would be from 15 to 23. Kung halimbawa, kung ang oras ay alas 10 ng gabi, ng Simbang Gabi, the anticipation, yun. Alam po, ay, magandang gabi. Alam kay Celestine, magandang gabi. Ay, si Celestine pala. Sa mga SS, well-wishy people. Hello. Ayan. Ay, na-meet si ano. Ayan. Mute natin siya. Unconnected. Yan. Yung audio. Naka-unconnect. Okay na. Na-unconnect yung iyong mic. Hello? Yeah, nagtagal ako ng mic eh. Hello? Ah. Okay na ba? Yeah. Nawala yung mic. Ayan, hello? Hello?
Ako, intayin po natin si Madam X, Madam X. Ayan. Okay ba ako dyan sa'yo? Madam X. Okay na ba yung iyong microphone? Okay. Well, ano na yung mga technicalities po tayo. Yeah. Oo. Loudspeaker ako. Hindi ko siya ma-unmute. Teka, ano ba to? Ah, unmute teka. Mic. Wait lang. Sa'yo ba? May na mic ko eh. Oo. Nawala, ayan. Ano yung call it? Hello po sa anong nanonood ng ating live ng gabi. Oo, wait lang. Ayan, okay na pa. Hello. Okay na. Ay, nawala. Okay na. Shucks. Oh my God. Okay na ba? Konting. Ayan. Ayan na, okay na. Yan. Okay yan. Na? Okay. Ayan, nawala. So, nandasan na tayo kanina. So, according dito, throughout history po ng Simbang Gabi, we're celebrating in the darkness between before dawn at the time between logs and tears or prime if we fine-tune in order for Christ faithful to look forward towards the morning of the 9 days before Christmas. They look forward to the sunrise of the 9 days before Christmas because these are sunrises that foreshadow the great and magnificent birth of the Son of Justice on Christmas Day. Ang indulto ng binigay ni Pope Sixtus doon sa isang breve na title ng pamagat ay Licet Is, granted the indulgences of Misa de Ginal, the only days the masses are celebrated 9 days before Christmas. The fact that it simply mentions the number of days and not the dates themselves enables this possible adjustment so that they are morally within the grace of darkness between the hour of Lords and the hour of Prime. So, it is two reasons that allows us to appreciate with as well the wisdom behind the Misa Ginal celebrated in the evening from 15 to 23, yung sinasabi natin kanina. Oo, given to sa canonical hours. So, it's either yes. 15 to 23 or 16 to 24. 16 to 24. Valid pa rin yun so, for Misa de Ginal. Yes. Misa de Ginal. Okay. Mm-hmm. Magandang gabi kay Ernest Roland Hambalos at kay... Yes. At kay, yan, kay John Jordan Villarta ng San Pablo. Hello po sa mga taga San Pablo. Na-miss ko na kayo dyan. Meron din from Adrian Sousa from Angono. Ay, hello po. Yes. Ay, sa mga taga Angono, hello po. Ayan. Kay Father Buloy pa din. I don't know, Pats ko na. Okay na po ba audio ko? And then, kay Brother ayan, Joey. Ayan, okay na. Kay Brother Joey yeah. Era sa, I forgot ko ano tayo si siya. Ah, yes. Then, oo, si JJ Era. Hello po, yes, hello po. Si Dan. And si Tita Rose, si Joshua. Yes! Hi, Tita Rose. Hello po. Hello, ayan. Ah, yun lang. So, okay, so let's go back. So, canonical hours. Let's go back, no? Yeah, that's okay. So, canonical hours, di ba? Okay. Hmm, yan. Canonical oras. Yun sa idulto nung sa Licet Is. So, walang sinabing pecha. So, ibig sabihin, kinoconsider ng Rome yung ginagawa ng mga priest noon na i-anticipate. So, yes. Yan. Kaya, Simbang Gabi. Oh, every season. Pili kayo. Gabi, umaga, it's up to you. Even pasok naman yeah. Siya sa intot na yes. Simbang Gabi. Mm-mm. Ever since. So, ever since. At, yun yung maganda doon. Walang binanggit na pecha. Yung indult itself. Wala. Nasabi lang 9 days. O hindi natin alam kung anong 9 days before Christmas. Ano yung sinusunod na 9 days? Even, pasok pa siya sa canonical hours yes. Ng gabi yes. Or ng madaling araw. Ang isa pang alamat. Okay. Pero wait lang. Di ba may isang document na nabangkit yung sa farming? Di ba? Isa lang naman. Pero it's more yan farming. Prohibition. Prohibition yon. Actually, yun yung ang isang quote lang about sa pagbubukid, sa pag-aani ng mga anihin sa bukirin, ay ang sabi doon, kasi ito ha, nagpalabas ng, kasi nagpadala ng dubium sa Roma, sa Sacred Congregation on the Rites, panoon, which is the ancestor of the Sacred Congregation for worship and disciplined sacraments nowadays. Ano yung nakalagay doon sa prohibition na yun? May nagtanong daw kasi, kung pwede daw ba yung Gloria and Credo ay awitin lang sa first day at i-omit na sa ibang araw para daw sa mga nag-aani sa bukid at para daw sa kaligtasan ng mga nagsisimba. Anong naging sagot ng Roma doon? Negative. Oh, so hindi. Yun lang yung binanggit about sa farming. Oh,
Siguro ang nangyari, if you're going to look at it that way, parang nagkaroon ng misunderstanding or misinterpretation kung with regards to farming, na parang makapag-ani sila, and yung parang yun na din naging cost ng madaling araw. But in reality, even with the itong mga recent findings, na it's more on the intel kung kakakantahin ang credo at ang gloria only on the first day. Sunday inclusive, no? Sunday inclusive, which is hindi pa negative. So, so ever since talaga siya, even yung sa current form ng Simbang Gabi, kakantahin talaga parehas, di ba? Yes, yung gloria, credo. Yes. And ngayon nga, ito nga, the widespread practice nga ngayon eh. Hindi na nagkikredo, gloria na lang eh. Tapos nire-reserve sa Sunday. Nire-reserve sa Sunday. O, kasi nga, Linggo. Pero the original indult, kung babalikan po natin yung sa lumang ordo, na eto, tinagkita doon, di ba, sa post na yon, dapat merong gloria at credo. Tapos meron din tagtanong sa atin dati, eto na, kung pwede daw ba na ang mga misa de Aguinaldo ay low mass. Naku, eto na po yung technicality. Oo. Balikan natin yung balikan natin yung original intact. Na binigay rin ng Sacred Congregation. Ano sabi ng Sacred Congregation? Misas de Aguinaldo which are not sung are prohibited. Yun lang. Simple. So, as simple as that. Forever sung. Forever sung yun. No? Okay. Oh, nanonood si Hala. Hello, kung si Hala Edna. Yan. Yes. So, basically, ito, balikan natin yung devotion ng mga tao. Kaya binigay yung indulto. So, ano ba yung pinaka-nature ng Misa de Aguinaldo? Basically, it has higher solemnity. Diba? Sang mass for 9 days, ha? 9 days. Oh, noon, isipin natin noon, napakahirap magtustos ng isang misa kantada. Oo. Diba? Until now naman natin. Gastos. Oo. Kahit naman ngayon, actually, diba? Hirap pa rin yun. Tapos, ano pa yung isang nature ng Simbang Gabi? Ng traditional Simbang Gabi, ha? The candlelight mass. Siyempre, kandila. Gastos yun. Stipend ng magbimisa, gastos din yon. Yung mga kakanta, gastos din yon kasi ang sabi, sang mas. Oh. Diba? Kaya yun yung maintindihan natin doon na yung lalim ng debosyon ng mga Kastila at naipasa sa ating mga Pilipino, yung ang Misa de Aguinaldo ay pagpaparangal sa perpetual virginity of the Blessed Virgin. We always remember that. This is a Marian Mass, actually. Yes. Diba? Ito ay misa para sa Birhen. Sa Birhen de la O, which is Kapistahan ngayon. Yes, Kapistahan ngayon. Yes. Today is December 18 ay sa kalendaryo Kastila, ngayon ay piyesa ng ekspektasyon. Ngayon, ngayong araw. So, kung gagawin nating low mass yun, parang we are downgrading our devotion already. Uh-oh. Diba? Kaya nga humingi tayo ng indult eh. Tapos ilalawas mo siya. Parang, yeah, come to think of it though. And syempre, parang sakripisyo na din yun kasi everyday ka. Sang mas. And of course, experience-wise din kasi may iba na yung mga first-timer kasi medyo hindi pa nila yung gagawin. So parang, may mga, meron naman mga nandiyan na tutulong. Alam na akong sakmas. Kaya sinasabi ko na lang kapag sa first timer, gusto nyo talaga, low mass talaga si Simula. Yes. O sabi nga ni Celestine dito, sulitin ang indulto. Tama nga naman. Kasi, tama, sulitin ang indulto. We may never know kasi, di ba? Alam na natin. Tsaka ito, ang Misa de Aguinaldo, ay ang Spanish version ng Rorate Masses na ginagawa sa Europe, sa buong Europa. Di ba, ang Rorate Mass ay every Saturday, umaga, candlelight mass. Pero ano kaibahan naman ng Misa de Aguinaldo?
Amin sa Aguinaldo, siyam na araw. Eh kasi yung Rorate Mas, compared sa Rorate Mas, ito ay Sabado lang ng within Advent. Oo. Eh ang kaya nga extraordinary yung Misa de Aguinaldo kasi siyam na araw before Christmas. Which we can never do in a Rorate Mas done in the usual European practice. Kaya yun yung devotion talaga ng mga Kastila. Itong, ito, di ba, pansin natin talaga ang Hispanic Church talaga, kakaiba eh. Oo nga. Diba? From Toledo pa nga, di ba? Yan. Oh. And ang ano, oh. Di ba, so for the clarity na rin na iba, so yung propers ng Foro Radicelli as similar din sa Misa de Aguinaldo. Yes, diba? Yes. Yun, kaya nga yung practice dapat sa Philippines talaga ng Misa de Aguinaldo is the Rorate na candlelight. So, yun talaga yun. Kasi we are doing the European practice but done in the Spanish manner and the Spanish devotion. Okay, so, eto nga eh. Kung itrace natin yung the word Aguinaldo, maraming pwedeng maging meaning yun. Ito, according kay Jason sa blog niya, it can allude to a carol, to a gift. Kasi merong dalawang parte ito ng etymology. Merong kumukuha ng Latin etymology and the other one is the Arabic. Kasi nga, since mas Arabic talaga ang Espanya noon. Ano daw ang sabi ng, ano daw yung Aguinaldo? Ang Aguinaldo ay regalo. No? At sa pa, ito ay musika. Yes. Kaya nga sa Misa de Aguinaldo, ito talaga dapat nating balikan nito. Eh, na ang Misa de Aguinaldo ay misa ng pagbibigayan. Yes. Diba? Meron akong nabasa na isang part ng history ng Simbang Gabi. Sa Toledo, ito ha, for instance, sa Toledo noong 1600s, noong panahon ni San Simon de Rojas, the apostle of Ave Maria, kung kilala nyo si San Simon de Rojas, yes. Pinasimulan niya yung pagbibigay ng limos, pagkain sa mga mahihirap sa conclusion ng mga Simbang Gabi. Kaya dito rin natin makikita sisi, bakit may mga ditinda ng puto bumbong, yes. Bibingka, suman, sa labas ng simbahan pagka mayroong Simbang Gabi. Kasi ang purpose noon para ang mga tao bumili ng bibingka at magbahagi ng kahit pagkain man lang sa mga mahirap. Kaya ayan, kaya sana bumalik yung charities character, no? Charitable character ng Simbang Gabi. Hindi lang siya pagsisimba. Hindi lang siya pagsisimba para may matupad na kahilingan. Ito ay pagtulong, no? Malaking challenge to sa atin ngayon kasi ngayon, in the modern day, di ba? Yes. Kasi Simbang Gabi lang, o forma lang. Tama. Ay, Diyos ko, let's not go there. Kasi, alam mo naman, there so many not so good things are happening in the recent Simbang Gabi over the years. Na medyo, yes. Mapapaano ka talaga. Mm-mm. Yeah, so sana maging, mapasimulan natin, no, on our own way, uh-oh. Yung 9 days of charity work, di ba? Oh. O na Simbang Gabi. Kasi yun naman yung Aguinaldo eh. Diba? Kung ihimay natin yung salita Aguinaldo, anong ibig sabihin nun? Ito ay kaloob. Bukod sa ito ay musika. Ito ay kaloob. Pagkakabibigay ng kaloob. Okay, so, balikan natin yung history ng Simbang Gabi. Nagkaroon ng panahon na ito ay pinagbawal sa Pilipinas. No? Yes. Naalala mo yung sa mga Franciscans, 'di ba, noong yes. 1655. Uh-huh. Kaya not to spoil the joy of our brethren out there, no? Pero sa mga Franciscan churches po sa Pilipinas, tawag dito. Sa mga Franciscan churches sa Pilipinas noong 1655, pinagbawal yes. yung Simbang Gabi. Bakit daw? Kasi ito ay masyadong nag-a-attract ng tao dito. Very, nag-a-attract ng mga abuses. Yes. Yun nga yung mga Christmas carols na kinakanta sa Simbang Gabi na nag-provoke ng laughter. So, tapos,
yung mga abuse, yun nga, yung musical abuses. Kaya nag-decide ang mga Franciscan noong 1655, as early as 1655, walang mga simbang gabi sa mga Franciscan churches. And we don't know, we don't really know hanggang kailan yun, no? So, ayun, siguro bumalik ang simbang gabi sa mga parokyang yon nung wala na yung mga Franciscans. The same sa buong Archdiocese of Manila, or let us say sa buong kapuluan, no? Nung 1680. So, pinagbawal din ni the Archbishop of Manila, si Fray Felipe Pardo, pinagbawal din sa Archdiocese of Manila. Well, Archdiocese of Manila that time, buong Luzon and almost buong Luzon and our other parts of siguro sa southern part, no? So, wala talaga. Pero nung wala na si Fray Felipe Pardo, bumalik yung simbang gabi. Kasi nga, yun yung nakasanayan na kostumbre. Pero we cannot really sure kung nag-survive ba talaga siya sa mga parokya. Kasi ang dahil nga sa ang hirap pagtustos ng isang simbang gabi. Yeah. Kaya nag-diminish yung practice nung after the prohibition. Tapos nung dumating pa yung mga Kastila, nung the turn of the century, tinry naman nilang i-revive yung Misa de Aguinaldo, pero hindi pa rin siya nag-survive sa ibang parokya talaga kasi magastos at yung gastos it takes a lot of effort. Mm-hmm. It's a lot of effort. So yun. Kaya noon pa man, nung panahon ng Amerikano, meron ng pananamlay ng tradisyon. So it went down and then ayan mga tawanan daw sabi ni Celeste. Oo, oh, may natatawanan pa to sa oo, visas nung doon. Mm-hmm. So yun. So as yung mga ganung abuses eh, kasi nakaroon ng musical abuses nung sa mga pagbinisa de Gali, abisa de Aguinaldo. Eh. So, kaya nagkaroon ng prohibition, nagkaroon ng pagbabawal. Pero naibalik naman nung dumating ng Amerikano at nag-effort ang mga American priests na dumating noon para i-revive. At and sometimes nga, eto ha, according doon sa research ni Fray Fidel, yes. Nagkikipaglaban pa yung mga parish, yung mga parish priests sa kanilang mga mananampalataya para ikasa ang isang Misa de Aguinaldo. So, we must be grateful nowadays, no? Kasi we still have Misa de Aguinaldo. Eh, sa mismong Espanya nga, wala nang Misa de Aguinaldo ngayon eh. Mexico, wala na rin. Tayo na lang talaga mga Pilipino ang nagsisimbang gabi. Ano lang ba yung naiwan sa Mexico? Yung ano lang, posadas, yung panululuyan, ito lang. The rest of the Spanish world, wala na. Wala na tayong ano. Tayo na lang talaga ang nasisimbang gabi. So, we must be pagpasalamat natin at tayo nagsisimbang gabi. Pero yun nga, we must go back dun sa ano yung talagang tradisyon ng Misa de Aguinaldo. Eh, ano naman yung Misa de Gallo? Ba't dumutang naman yung term na yun? Diba? Ano ba talaga? Aguinaldo o de Gallo? O diba? So, yan. Yeah. So, eto ha. We go back sa kasaysayan na nagkaloob ng isang indult ang Sacred Congregation ng Roma sa Vilnius, Lithuania. Kasi meron sila mga Misa Rorat niya sa Slavic country na yon. At ano yung naging dahilan nung pagdiribang na yun? Because it is a prore gravi. Ano yon? For grave reason. Ibig sabihin nun sa Latin. At simula noong 1901 nung lumabas yung rescript na yun. 1906 pala, rescript. Ukol doon sa Inda. Ano nangyari doon? Inangkin na ng mga bishop yung thesis ng prore gravi. Pero kung babalikan natin sisi, ang mga Misa de Aguinaldo ay hindi pinagdiriwang for a grave reason. It's just a devotion. Out of devotion, purposes talaga siya.
Hindi siya grave reason na kailangan talaga may visa to Ginaldo. Pero magkagayon pa man, we cannot question the devotion of our ancestors in welcoming the Christmas by celebrating 9 days of mass. Yes. No? Yun. So, anong ginawa ng mga obispo natin noong 1906? So, since then, inangkin na nila yung thesis ng Prore Gravi. Kaya sa mga researches na babasa natin ngayon, Prore Gravi thesis ang nababasa natin. Kasi yun ang inangkin na ng mga bishops that time. And nung nagkaroon pa ng, lalo na nung nagkaroon pa ng First Plenary Council of the Philippines, talaga pinindigan doon yung Prore Gravi. No, it is for the constancy of the Filipinos in the Catholic faith and the preservation of the religion in these islands. Yun yung naging rason. Diba? Kung babalikan naman natin yung reason nung Simbang Gabi sa Mexico, it is to honor the perpetual virginity, which is yun yung napunta sa atin na reason why we do the Simbang Gabi. Yeah. Because of the Senora de la O. Diba? Our deity antipones. And then, ano na? Ito na ngayon. 1940s, dumutang ulit yung kasiglahan sa mga pagsisimbang gabi. Kasi dahil sa mga pinadalang question sa Bulletin de Ecclesiastico de Filipinas, yung isang journal ng Catholic Church in the Philippines, ang dami nagpapadala ng mga tanong kung pwede daw ba ilipat yung Misa de Aguinaldo ng hapon, imbis na gabi. Tapos ano pa? Ano sabi doon? Kailangan ba talaga Misa Pastorella ang gagamitin? Mga ganitong tanong. At lumutang yung mga ganong inquiries hanggang noong 1960s. So, makikita natin doon nananamlay talaga yung pagsisimbang gabi. No? So, pero di naman na sayang yung effort ng mga American priests, pero yun nga, kita natin yung pananamlay talaga. So, so we can imagine na kumpara sa ngayon, mas eager tayo magsimbang gabi noon. Wala na, it's already dying. It's already dying. So if everyone na, paano siya nagkaroon ng resurgence if it's, kung sinasabi na it did went sa dying stage? Well, nagkaroon ng resurgence kasi gagawa ng mga, actually, di ba, pagdating ng mga Amerikano, napansin nila there is this unique tradition the Filipinos that we do 9 days before Christmas. So, tinry nilang, so syempre, as priests, no, ng mga American priests, yung mga congregations na dumating sa atin, so tinry nilang i-revive kasi it's a beautiful tradition. So, kung nagandaan sila sa tradition ng simbang gabi. Kasi nga, di ba, candlelight mass for 9 days, tapos for 9 days before Christmas. So, it's a beautiful tradition we should revive, siguro. Yun ang na-realize sa mga Amerikano noon. At yun din yung nakita ng mga Philippine bishops that time. Na kailangan natin. At that time kasi, ang mga obispo, ito ha, that time, natataka na rin sila kung valid pa ba itong ginagawa natin na ito. Kasi nga, panahon pa ng Kastila, yung kostumbre. Nung panahon ng Kastila, nagkaroon ng prohibition. So, yung prohibition na yun, yun yung naging reason bakit biglang nadwindle yung misimbang gabi. Kasi nga, pinagbawal. Eto nga, sa mga Franciscan churches, basically, talagang wala. Kasi, pinagbawal ng mga fraile. Mga fraile ng Franciscano ang simbang gabi sa kanila. Until nung lumalis na yung mga Franciscans. What about the diocesan churches? Nung nagpalabas ng prescript si Archbishop Felipe Pardo, talagang nag-dwindle na. So, on the rational, hindi naman talaga siya nawala, pero ilang parokya na lang yung nagsusustain. Kasi nga nagkaroon ng prohibition. But it's still there. Yun nga lang, dwindling number na siya. Kaya, ano yung ginawang effort ng mga Philippine bishops that time? Gumawa sila ng paraan para buhayin, pasiglahin yung pagsisimbang gabi. Kaya nga naging isa sa mga decree yun ng First Plenary Council of the Philippines, di ba? As we remember. Yes. Nagkaroon ng First Plenary Council. Ano sabi doon?
it should be that Mrs. D'Aguinaldo should be continued to celebrate, to be celebrated for the constancy of the Filipinos in the Catholic faith and for the preservation of the religion in these islands. So yun. Diba? Pero makikita na. So makikita natin, pero makikita natin since 1940s hanggang 1960s na nanamlay. Pero hindi nawala. Nanamlay lang. Oo. Ang ito nga eh. Sabi ni ito ah sa Kemon, itong si sa Pampanga for instance, ito concrete example ito. Si Among Jin. Ang sabi niya sa amin noon nung unang ipagdiwang yung ipagdiwang ulit yung mga Rorate Masses in the traditional form sa Katedral ng San Fernando. Huling nakakita sila ng ganung misa 1960s. Before the council siguro. So siyempre since it's a central seat town sa Pampanga. Hindi maraming mga alta sosyedad doon noong araw. Baka isa yun sa mga simbahan na nakapag-sustain ng ganung pagbibisa. Pero siyempre nung since nagkaroon na ng council, ayan na. Eh bago magkaroon ng council 1956, ano nangyari, no? So 1953 nag-meeting yung mga bispo at ano yung dapat ginawa noon, talagang ginawa na nila. Medyo naging magulo lang naging move ng mga bispo noong 1953 kasi nagkagulo dun sa presidents ng Simbang Gabi kasi akala nila hindi pwedeng mag-preside ang Simbang Gabi sa mga feast, sa Sunday Mass. Yun ang pinanindigan nila, dapat mag-supersede pa rin ng Sunday. So, pwede nagkaroon ng kaguluhan ng konti doon. Tapos, eto pa, nagpadala sila ng sulat sa Roma and kinorek naman ng Roma yung isang custom na matagal na ginagawa. Ano ba nangyari doon? So, 1953, nagpadala sila ng yan. Tapos tinanong na sa Roma kung ito ba i-aprubahan nila. Anong ginawa ng Roma? They reconciled them sa Ginaldo to the general rubrics. And indulged nga siya. Which means, general, hindi siya apektado ng general rubrics o ng normal na liturgical law. Ano ginawa ng Roma doon? tawag dito, sinecure lang nila yung Gloria, tapos pinayag nila yung mga commemorations. So nagkaroon ng nagkaroon ngayon ng uproar ng mga liturgists natin noon. So sabi nila, paano makikialam ang isang congregation ng Roma sa isang kostumbre na matagal na natin ginagawa? So anong ginawa ng obispo noon? So they made decisions on their own. Diba? Ayan na, eto na ngayon. 1960, sumulat si Monsignor Julio Rosales ng Cebu. Ito siya ang head ng Catholic Welfare Organization kasi wala pang CBCP that time. Yung dati pangalan na CBCP that time. Catholic Welfare Organization. Mm-hmm. Yung po yung ninuno ng CBCP. Before CBCP, there was Catholic Welfare Organization of the Philippines. Uh-huh. Yun. So nga, sabi ni Celestine, nagkaroon ng duplex. Ang first class feast ang Simbang Gabi. Oo. So, yun ang naging kaguluhan doon. Anong ginawa naman ni Julio Rosales? So, nagpadala siya ng dubium sa Roma about the status ng bagong Misa d'Aguinaldo. So, sumagot naman ang Roma, placing the new Misa d'Aguinaldo under an indult of 5 years. Ito na yung sinasabing indulto daw. Five-year indult. Anong naging response ng mga tao dito? Gumawa ng treatise ngayon ang mga Dominicans. Na, ang sabi nila dito, hindi na necessary yung indult na merong 5 taon na expiration date. Diba? So, pero syempre, doon sa sinulat ng mga Dominicano, walang pumansin. Kasi, saan ba nila, anong language ba nila sinulat yon? Latin. Kaya, hindi napansin ng tao yung ginawang respuesta ng mga Dominicano.
sa binigay na 5 taon in doubt. So, sige, since pero sabi nila, since binigay na yung 5 taon in doubt, kailangan i-renew yon on the after 5 years. Eh, ano nangyari noon, 1965? Vatican po. So, Vatican po naman. Nabago lahat. We all know what happened. Doon na nabago lahat. Ano nangyari? No? Lumabas na yung bagong misal, tapos lumabas na yung bagong leksyonaryo. Yes. So, ano nangyari sa Simbang Gabi? So, na-reconcile siya dun sa new liturgy. Kaya nagkaroon na ng mga iba't ibang readings per day. Which is dati, isa lang. Yung sa isa lang. Celli, which is yung Sarvacelli, yun lang. Mm-hmm. That's it. Kaya, nag-evolve after Vatican II. After Vatican II. Tapos, ano pa nangyari? Yung, eto ha, eto, to the, baka, for the information of everybody, ang isa sa mga specifications ng Simbang Gabi, according sa rescript na binigay ng Sacred Congregation, kailangan misa pastorela. Eh, ano nangyari after Vatican II? Nag-die out naman ang mga misa pastorela. Oo, sadly. Mm-hmm. Sadly. Project mo ngayon yun, di ba? Oo, project namin ngayon yun. Oo, project namin ngayon yun. Kasi may ito nga, recent. Oo. Famously sa Haro. Famous yun, sa misa pastoral ng Haro. Hello sa mga fan ng misa pastoral ng Haro dyan. Ang ganda, di ba? Yes. Ano pa? Ito yung ito recently, 'di ba, yung sa Gapan. Nahalungkat natin yung piyesa noon kasi for a long time, 'di ba? Ano, kailan ba yun? Since 1970s? 70s na huling nagamit yung Misa Pastoril sa Gapan. Sa for a very long time. So may nahanap kaming recording, which is yun pala later on na we found out na it's ano pala, parang sped up or parang mabago. So yun, so 'di ba pinost mo yung recording nung ano nung Misa Pastoril. Tapos yung kaibigan ko si Paul Erwin Bibal na taga Baguio at kasama natin sa paggagawa ng project na to sa Misa ng Misa Pastorela. So, since nahanap natin yung original na piyesa, so inanalyze na yung sound recording nung tape recording na yun. Mabagal pala yung so speed up yung recording, so na-reconcile siya dun sa talagang ano yung tunog niya. And it's very beautiful. It's very beautiful. May available na bang ano yung recorded piece na ulit or something? Yung sinan ko sa yung link. Yung base yan. Sa Gapan, okay. Yung meron ng piyesang pinapakita sa sa screen. Ma-share ko nga after the show. Yes, yes. So yun, yung po nga. Okay, so punta naman natin tong Simbang Gabi, di ba? Anong connected dito? Misa Pastorela. Puntahan naman natin yung mga Misa Pastorela. Ano bang origin ng Misa Pastorela? Actually, ito po, malawak ang mga theories, ang mga presumption, or mga historical research about sa Misa Pastorela. Totoo po niya. Kaya siguro hindi tayo matatapos ng isang araw kung Misa Pastorela lang pag-uusapan. Ito nga Simbang Gabi, diba? 47 Misa. Mahaba na, 47 yung sa natin pinag-uusapan. Oo, yung taon na pinag-uusapan, tapos nagkakorek kung ano pa talaga to, paano pa talaga nagsimula, and everything. And now, ito nga, yung some would be wondering kung yung sa Misa Pastorela, given na medyo lively yung tunog eh, which is unusual para for a mass back then. Yes. Kaya nga yun yung isa yung sa naging reasons bakit pinagbawal siya, kasi yung mga ginagamit ng music sa Simbang Gabi, medyo they are lively. Oo, and they are somehow mundane on some part. Medyo makamundo. Kasi nga, it provokes the funny, the senses eh. It provokes the senses. So, yun yung naging reason kaya pinagbawal siya eh. Okay, pero punta natin yung Misa Pastorela. According sa ating pagkakalkal at pagbabasa ng mga, paghahanap ng mga origins, kung saan ba siya nanggaling, nanggaling daw siya possibly sa Occitan region, which is boundary ng Spain and France. Okay. Doon siya nanggaling. Meron ding actually kahit sa Italy daw meron ding part na existing doon na Misa Pastorela sa Italy, pero nag-die out na yun eventually. Pero ano yung sa Occitan region galing yung the genre of the music na ginagamit sa pastorela music, which is naging tatak yun ng
Christmas celebration sa ganong rehiyon, sa bahaging yon ng Spain and France, which is na-acquire ng mga Catalan kasi malapit sila doon sa Occitan region. Yes. Kaya ngayon, pati language nila actually parang mala French eh, ang baang Catalan language. Yeah. Diba? So kung given the fact na sila ay malapit sa Occitan region, ang mga Catalan, kaya karamihan ng ito po ha, karamihan ng mga composers na misa pastorela, misa pastoril, misa de pastores, kung ano man title 'yan. Karamihan po mga Valencian, mga Catalan, mga taga Barcelona. Kasi po doon sila malapit sa bahaging iyon ng Spain and France. So, ang tanong, paano ngayon ito nakarating sa Pilipinas? Nakarating siya sa Pilipinas dahil siyempre sa Simbang Gabi. Okay? Pero etong tanong ngayon diyan. Kung ginagawa na natin ang Simbang Gabi noong panahon pa na kasi na siguro sa 1600s, ano kaya ang piyesa ang ginagamit na pastorela noong 1600s? We don't know. Diba? Baka merong sariling pastorela ang mga, sabihin natin, mga Agustinians. Kasi sila, nagsisimbang gabi sila eh. Ang mga Jesuits, no? Ang mga Dominicans. Ang mga Franciscans naman lang hindi nagsisimbang gabi kasi nga, bawal. Yan, so, going back to the pastorela, yeah. ang mga nakuha natin mga piyesa, at ito, mga ginagamit sa atin, mga turn of the century na yung pinagmulan or the later part of the 1800s. So, mga ganun panahon. Ganun ka-recent yung mga piyesa. But nevertheless, it still possesses the character of the Misa Pastorella. Ano ba yung character ng Misa Pastorella? Drone yung harmony, tapos syncopated rhythm. So tapos laging 6/8 ang time signature, and then kinakopy yung countryside music sa Spain, sa France. Yun yung character ng Misa Pastorella. Kaya pag narinig mo yung ganung musika, madali nating masasabi, pastorela yan. Kasi ganito yung set ng tunog. Hindi lang siya basta 6/8, hindi lang siya basta 3/4. Pastorela, hindi ganon. Meron siya sariling character. At kung sa mga nanonood ngayon, no, narinig nyo siguro yung Misa Pastorella ng Haro. That's the pastorela music. The Shepherds. Ganon ang style. Kahit yung kay Bake, yung ginagamit sa Santa Rita at sa Papalakat. Isa ring good example ng pastorela, Misa Pastorella yun eh. Yung kay Trueba, yung sa Gapan. Oh, magandang example din yun ng, actually lahat ng Misa Pastorella magaganda. Oh, yeah. Yan. Karamihan magaganda talaga. And it's, inseparable talaga siya na component ng Simbang Gabi. Kasi hindi magiging Simbang Gabi kung hindi siya pastorela. Kaya yun yung dapat nating isa pang mission ngayon sa panahon natin ngayon. No? Isauli yung mga pastorela. Kasi ito yung Simbang Gabi. Ito yung nasa batas ng liturgy. Yung mutual yung kanilang yung relationship between yung the actual Simbang Gabi at yung music ng Misa Pastorela. Yes. Tutusin niya. I think yung napanood yung sa live stream ni Abong Jean, talagang inano talaga niya eh. Kaya nga. So, ngayon nga, nakakalungkot. Nagda-die out talaga yung mga pastorela nowadays. Namamatay na. Actually nga, tayo dito, nung Vatican II, mayroong mga composers na nag-attempt na i-translate to the vernacular yung mga Misa Pastorella. Pero syempre, talagang iba pa rin eh. Pag pastorela mong authentic, nga? You will know the feel. Tsaka pag narinig mo yung pastorela and sabi mo, Simbang Gabi. Malapit na Pasko. Ito nga eh. Mga misa eh. At sabi, ito nga, according sa ating personal interview sa mga taga-Haro, Iloilo, at sa mga surrounding
towns ng Iloilo, so, lalo sa Bohol, ginagamit din daw ito. Sa Bohol din, ginagamit din sa Pastoril. Padre Buloy, nag-comment, meron din daw sa Cebuano. Ah, yes, meron din po, meron din. Kahit sa Bicol, meron din Pastorella. Meron din sa, ano, sisi sa Lezo, Aklan. Meron din doon. May sarili Pastorella doon. Di pa nakukuha yung piyesa doon. Ang ganda. Sa Lezo. Lezo, Aklan. Sa Luzon naman kasi, ang mga Pastorella natin, namatay talaga. Pero sa Visayas, they are much alive. Yes. Nakakapagtaka sa atin dito sa ating mga nasa Luzon, di ba? Namatay yung mga Pastorella natin eh. O ano, ngayon nga, sisi, pagka sinabi mong Pastorella, ano ang sasabihin ng tao? Ah, yung kay, ano, yung kay Hontiveros. Yung santo, santo, santo. Oo. Yung lagad eh. Pero, wala silang, ano ba yung, Kyrie eleison, tan-tan-tan-tan. Ah, ganon. Kyrie. Buti nga nag-survive yung recording ng company. Yes, oo. Oo, kahit recording man lang, alam natin kung anong tunog. Ayun. Diba? Meron daw, as per Father Buloy, it's ano daw, Misa Pastorella by Monsignor Rudy Villanueva. Ah, Rudy Villanueva. Okay. Pero, ay, Father Buloy, ano po ba? Bisaya ba siya or Latin na Pastorella? Kasi may mga Pastorella talagang vernacular na. Which is yun na yung mga lumitaw nung Vatican, Second Vatican Council. Mga Vatican II. Pero yung mga pastoral ng Haro, Latin talaga yon ever since. Latin yon. Ang ano pa yung, ito ginagamit ko sa Marinduque and some part of Quezon, pero Tagalog version yung ginagamit. Yung Misa Pastorella ni Padre Hernandez, composer ng ang composer ng Despedida, Aladirre. Ah, yes. Meron siya sa Misa Pastorella, ginagamit sa Mindoro, sa Marinduque pala, Marinduque, yan. Okay. Ginagamit sa Quezon, pero Tagalog na. Tagalog kasi tinagalog ni na Monsignor, Simeon? Rehino yata. Ay, Simeon Rehino ba yun? De. Or si, kahit si Antiveros, nag-translate din siya ng part nung Misa Pastorella. Okay. Oh. So as per Padre Buloy, ano daw, Cebuano na talaga yung Pastorella. Ah, Cebuano na. Oh. Pero ang Pastorella po kasi traditional, syempre, this is the Kyrie. Yeah. Ayan. Ayan, sabi na, tapos Dominican related. Yes! Yung si Fray Hernandez ay mayroong Pastorella. Kasi, yun, yung composer ng Resida Labi. Ang ganda ng Pastorella na yun. Parang, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Yun yung Pastorella niya. Tapos yung Gloria na kinakanta sa Quezon, sa Marinduque, Tagalog. Kasi tinanslate nila. At sa lupay kapayapaan sa mga taong tantarantaran. Pero ang, syempre, et in terra pax omnibus ho. Neho voluntad. So, yun ang original. Latin talaga. Of course. Mm-hmm. At ano pa, mga, bukod sa Misa Pastorella, ano pa yung tatak ng Simbang Gabi? Villancicos. Huwag natin makakalimutan, Villancicos. Uh-huh. Yung mga Villancicos, syempre. Sa Pilipinas daw tayo. Okay, ayan. So wait lang. So, hi si Janico from hello na po sa atin. So, as per Janico, meron daw si Maestro Lucio San Pedro. Yes. Has made a Pastorella one in Latin and one in Tagalog. Ang alam ko pong Misa Pastorella ni Lucio yung Tagalog. Naghahanap ako nung Latin niya eh. Wala akong mahanap. Yeah. So, wala akong Latin piece na Misa Pastorella. Okay. Sana may makita ba yung ganun. Oo. Alam mo, ito nga, taga ko na humihingi ng Latin na Pastorella ni Lucio kasi ang ganda talaga. Pero maganda rin naman yung Tagalog niya na Pastorella. Mm-mm. Meron tayong piyesa noon in our possession. Sana makakuha tayo ng Latin, no? Sayang eh. Maganda sana. Kasi lalo ngayon. Kasi lalo ngayon, nagda-die out talaga yung Pastorella. Ginagamit sa parokya sa amin sa San Clemente, yung formisa sa yes, Renato. Yes. At ito po sa kaalaman din ng karamihan, hanggang kailan daw pwedeng gamitin ang Misa Pastorella?
ano ang sabi? Ito po ha, as per personal interview sa mga matatanda sa Haro, Iloilo, dyan, ano daw sabi nila? Kinakanta daw nila ang Misa Pastoril from Simbang Gabi hanggang Feb 2. Hanggang Candelaria na pala. Mm-hmm. Yes, kasi syempre, I mean, as we know, sa folk tradition, the Catholic tradition, natatapos ang Pasko talaga sa Pilipinas, natatapos ang Pasko hindi sa January 6, Candelaria. Natatapos ang Pasko sa Candelaria. Kaya hanggang Candelaria, kinakanta daw sa Haro Iloilo yung Pastorela. Okay. O yung Pastorela, tinatawag nila. Oh, wait lang. So, Father Paul, mm-hmm. also have a comment din. Meron din daw niyang Misa Pastorela si Padre Casilier, tsaka si William Nikos. Si, ang tawag dito, doon sa libro ko dito ni Fray Domingo Carcelier, meron siyang bilansikos doon na nakita ko. Ah. Pero yung Pastorela, wala akong nakita. Kaya try kong hanapin ulit dito sa, ano ko, sa libro. Fray Domingo Carcelier, the great recollect musician, you yes. know. ang composer ng Gloria, Jesus, que sentiera, en la hostia de... Yun sa ano, 1937 International Eucharistic Congress, him. Siya yung nanalo doon sa contest na yun. Kaya yun yung naging official him. So, yung mahihinuha natin sa Pastorela music? So, it's alive. It provokes the senses. It provokes also the anticipation. Na mapapasko na, yes. Yes. Mm-mm. And lalo na yung mga ginagamit na instrument, 'di ba? Tambourines, castanets, 'di ba? Okay. Father Violet, William Sico lang meron. William Sicos. Yeah, walang pastorela. Oh, okay. Pero meron akong copy ng ibang masses na ginawa niya. So anyway, tawag dito, meron kasi nagko-contest sa atin noon. And actually every year naman, kung talaga bang allowed yung tambourine, allowed ba talaga yung kaya? Oo. Ang sabi ko, Kako, nasa lumang ordo naman po ng Pilipinas na allowed. Kasi nga, inallow ng Roma. Yeah. Inallow ng Roma. So, ibig sabihin, pwede. Only for that mass. Mm-hmm. The rest of the liturgical year, hindi pwede. Hindi pwede. Oo. Noon lang sa ano. Kaya nakita ko yung ano eh. Ewan kung nanonood dito yung admin ng The Tomasian Crusader. Naglabas sila ng meme kanina. Uh-huh. If you ever hear a tambourine inside the mass, you are either a modernist or a Filipino attending Simbang Gabi. Uh-huh. Ay, kinakatanda na Brother Buloy yung ano, yung binasiko. Oo. Uh-huh. Ayun, yun, good, yun. Sana po ibuhayin natin, no? Kasi ito eh, Filipino tradition ito. Kailangan magkita-kita tayo at magkape. Oo, di ba? Nag-uusapan natin yan. Mm-mm. Diba? Lalo ngayon, di ba? Oh, we have already the pieces in Resurrection. May mga, ito po sa Almas, sa aking Almasen de Musica, sa aking music shop. Dalawang, ilang pastorela ba in-encode ko? Yung apat na ata. Uh-oh. Yung kay Vake, tapos yung Pastoril ng Haro, tapos yung kay Trueba, yung sagapan na ginagamit. Yes. Saka yung, ano to? Meron isang Madrilenian na pastorela ginagamit daw somewhere sa Philippines. Yung ano? Yung kay Sagasti Sabal. Uh-huh. Yung ginamit dati sa Santo Domingo. Uh-huh. Naalala mo yung Simbang Gabi doon? Oo. Uh-huh. Minsan ginamit nila yun. Oo. Ginamit nila yung Sagasti Sabal na pyesa. Nagulat ako. Parang 2019 yata yung kinanta nila yun. Tipless ang kumanta. Ganda. Ayan, so. Ayan, so yan ang ating Simbang Gabi na dapat nating alagaan. Kasi tayo na lang talaga. Oh, meron. Tayo na lang talaga. Well, tayo na lang. Ang problema lang kasi ngayon, so syempre, we have to open this up. Kahit ayoko na open. Kasi given that I mean, grieving stage of what happened. But then again, we cannot deny na
meron talaga mga hindi maganda nangyayari in the recent years regarding sa Simbang Gabi. Yes, we thought that, yes, tayo ay may ganito pa rin tradition and everything, whatever, and stuff. But then, if there is yung inappropriate, ano, inappropriate manner of dressing, and then, ito nga, the worst case scenario talaga is yung sacrilegious. Ay, yes, naku yan. Parang, tapos, ito rin yung mindset ng mga quote-unquote katoliko lang kapag Simbang Gabi, naglilitawan, and everything. Tapos ginagawang ano, pangligaw and all that stuff. Even the worst is, may ibang mga sekta din na, although I have friends from the other sects, pero may iba talaga na ginagamit na rin yung term loosely for their own. Ano, parang, yun yung medyo alarming. So yes, we have it. But then again, with this recent stuff that's happening that somehow hijacks the actual purpose ng Simbang Gabi, it's very alarming. Lalo na ngayon. Yan yung nakita kong anto, nag-post, di ba, yung Piatos sa GC nila. Piatos ni Lord. Ay, sa TC mo. Oo. Napakurs ako bigla doon. Piatos ni Lord. Tsaka yung eto pa, parang last year din yata nangyari, parang Simbang Gabi din eh. Yung merong nag-TikTok na pinakita niya talaga niya. I do remember every year na lang. Yeah. Kaya sa totoo lang, hindi umaano ang Pilipinas sa pandemya to kasi kaliwat ka na ng mga sacrilegious, lalo-lalo na kapag Simbang Gabi. Kaya I'm not pretty sure kung ito ha, sa totoo lang ha, ito pang 500 years na ba ito? Isayaw lang ba ito? Or talaga inaano natin? Kasi ang nakapagtaka, hindi siya ina-address. Hindi siya ina-address, which is puro tayo preps ganyan pero ang problema din kasi is if you think na successful itong sa 500 years, how come na may mga ganito pa ring klaseng mga sacrilegious at mga ganitong klaseng pagtrato or walang pagpapahalaga sa Simbang, which is very alarming. Kaya I do remember binagsabi din sa akin na ang bago na daw cradle of Catholicism sa Asia is Vietnam and South Korea na, hindi na Pilipinas. Yes, hindi na Pilipinas. Nakarating na sa Roma to, and I'm not going to, hindi ko na babagitin kung saan kanino ko nalaman, pero ganun na daw ang tingin sa atin, naging masyado na tayong Americanized, secularized, and all that stuff, which is not a good thing. Yes. Diba? Saka ito ah, sabi ni Celestine, the other sekta use the Simbang Gabi to get people, but they never realize it's for Mary, whom they tend to disrespect. Irony. That's the thing. Parang hindi talaga, ito talaga problema kapag hindi talaga inaaral yung mismong kasaysayan. But the problem is, yung mismong simbahan natin, hindi talaga alam, ano, para saan pa talaga itong Simbang Gabi? Saan nanggaling? Kaya that's why we've been doing this, itong special live every event. Year? Well, yung postings, of course, and itong special live na ito na walang announcement, as in, wala talaga. Parang naisipan na lang namin na, you know what, let's do a live session about this, no? Para at least man lang, kung sino man makakanood nito afterwards, at least meron silang idea na, ganito pala si Simbang Gabi sa totoong buhay. At ito talaga ang purpose niya. Kasi unti-unti siya naging secularized din. Kasi sa totoo lang, ang Pasko sa Pilipinas, naging ano na talaga. I-compare mo sa Holy Week. Lalo. Na very secularized, na very hijacked by commercialism so much, na hindi na talaga napapahalagahan at kung ano pa talaga ibig sabihin ng Pasko and how long Christmas should be. Which is nawawala. Diba? Kasi alam na nila, December 25, tapos na. Pero, tapos na, oo. Pero sa atin, Diyos ko, I'm not going to elaborate kasi alam talaga natin hanggang kailan natatapos ang Pasko. Again, depende sa kung anong kalendaryo. Depende sa kung anong kalendaryo sinusunod. Oo. Ayun lang. Pero sa atin, hanggang February 2. February 2. Sa kandila rin natatapos. Sa atin. Sa atin. Kasi, di ba sa US nga, 12 days of Christmas lang eh. Di ba? Tapos na. Sa atin, hanggang February 2, bahala kayo. Oo.
kasi maririnig pa natin yung mga Christmas music, which is, clarify po natin ha, hindi pa po pwede gumamit ng Christmas songs kapag misas ni Aguinaldo. Kasi at least sa atin, sa mga TLM communities, malinaw sa atin yan. I don't know na sa iba. Ito ah, sa tawag ito, sa mga misa sa Aguinaldo, ito yung very, ito ah, very exceptional ito. At exemption sa atin to. Ginagamit na yung mga Villancicos. Well, actually, Villancicos and the loose term, which means Christmas Carol. Kaya, Simbang Gabi pa lang sa atin, Pasko na. Ganun yun eh. Meron siyang anticipation. Kaya nga actually, yung mga Villancicos mula Simbang Gabi, hanggang matapos ang Kapaskuhan, kinakanta pa rin. Kaya, kasi yun yung sabi sa batas ng indult ng Simbang Gabi. Which is, yun yung inallow sa atin na pwede nang kumanta ng pastorela and other music related to it. Just to make sure, but make sure na walang provoking statement or anything. Like yung mga nakakapagtatawa na mga Villancico kung meron, di ba? Yun lang yung catch dun eh. Kaya parang pa, you have to control yourself pati. Ganun yeah, kasi, ang pasto, kumbaga, ang mga Villancico kasi dinescribe yung the Belen, yung pagsilang ni Jesus Cristo, the mystery of the Word made flesh. Yun eh. Di ba? At yung mystery na paano siya may isisilang sa isang birhen. Birhen yun. Ganon. Yun yung dinescribe ng mga Villancico. Tapos ano yun, inaanyayahan tayo na pumunta sa Belen. Yes. Sambahin ang salitang naging tao. Di ba? Kaya yun lang naman exception sa Simbang Gabi. Pero actually, kung ibabase natin sa panahon ngayon, yung mga Christmas song modern Christmas song, hindi pa rin pwede. Ano lang pwedeng Christmas song sa Simbang Gabi? The Villancicos. Kasi yun ang approved. Yun ang approved. Yun lang. For the longest time. Mm-hmm. For the longest time, yun talaga. Aside from the pastorela. Mm-hmm. Let us remind ourselves of the original law. Its purpose. Kaya, I think siguro kailangan pa na siguro in the future may makikita na tayo kapag magbibigano ng Simbang Gabi, meron na yung mga Virgen de la O. Oo, di ba? Makikita mo na yan eh. Kasi kung ang purpose naman talaga niya is para talaga sa Virgen, why not de la O, di ba? Yes. Well, actually, ito ha, nag-start na nga rin bumalik yung yung mga nag-set up ng tablo sa altar ng isang imahe ni San Jose, tapos yung si ang mga labirin na nagdadalang tao, Virgen de la O. Nakikita na nag-resurgence na ngayon eh. Nakakatuwang din nga. Kasi diba? Yung malaki talaga bagay na gagawa ngayon ng social media. Kasi, di ba, yung tradisyon ng isang bayan na transmit, tapos, ayan si Joshua, may comment. Some people kasi forget the difference between a hymn and a song. Yes. Oh yeah, it's true. So yun, so nakakatuwa lang na, ayan, nakikita na natin ulit yung mga Maria na dadalang tao na pinoportray ngayon sa mga Belen. Sa mga simbahan ngayon. Sa simbahan. Sa San Agustin ngayon, di ba? Yun ang nasa gitna ngayon, di ba? Hindi na. Nakita ko sa, hindi na ba? Hindi na ata, Imaculada yun eh, nung auto. Ah, Imaculada yun, di ba? Pero nung ano, yung sa Simbang Gabi nila ngayon, sa Nagusti, parang nakita ako eh. Dela o na ba? Masilip na. Oo, parang dela o. Ito lang yung tinong mamaya. Oo. Pero actually, sa mga simbahan ng araw, ganun naman, di ba? Pagka yung gitna ng altar, nagtatransform yun eh. Nagiging isang malaking belen ng santuario. I do remember sa my tibos. Diba? Isang may tibos ng kawit. Di ba? May pag-ganun sila. Oo. Life nga lang. Live nga lang. Live nga lang. Kasi yun eh. So, for those who are not aware, ano yung My Teenies? My Teenies kasi is yung parang live reenactment. Panunuluyan siya, pero with elements na parang may procession ng mga Old Testament scenes, characters, at attributes din ng Mahal na Birhen, in a way. Since, I think meron yata sa YouTube, I think it's in my channel ata, yung online My Teenies. Which is ang ganda. Ang May Teenies ay nangyayari bisperas ng Pasko.
Yes, Mr. Kasi Matins eh. The Matins of Christmas yun. Ang Lubenas naman sa Pampanga, yun yung sa Simbang Gabi naman, 9 days. Novena kasi Lubenas. Which is parang actually, that doon nag-originate actually si yung Giant Lantern Festival sa Lubenas. Sa Lubenas. Kita ko sa IGMP pa ata. Na IGMP pa yun, oo. Diba? Nalala mo yun. Mm-hmm. So yung pala ang kwento, ito nga. Okay. Yes. Nung nasa cathedral pa ako si nung mga year 2014 to 2017. During those days, ang narinig kong kwento sa mga taga San Fernando, Pampanga, nung hindi pa nahahati yung parokya ng Asuncion de Santa Maria, yung parokya na yon, sakop pa niya yung San Pedro Cotu, de Santa Lucia, yung San Jose, yung mga surrounding barangay noon. Pagkada Lubenas, ang unang pumapasok na barangay sa simbahan to lead the way is barangay San Pedro Cotu. Kasi San Pedro, siya sila nagbubukas. Diba? Siya yung susi ng langit. So pagkada... Oo. So pagka daw magsisimbang gabi sa simbahan ng San Fernando, ang una pumapasok na mga tao, mga taga San Pedro Cotub. Kasi sin San Pedro. Na may dala-dala mga parol. Dala ng mga parol. Tapos, during the mass, so, meron mga parol na may iwan sa labas ng simbahan. So, paano umusbong yung Giant Lantern Festival? Dahil noon, ang ginagawa ng mga magbabarangay, yung mga barangay sa Lucia, gantong nagpapa-contest sila habang eto ha, very peculiar ano, after the mass, patagalan kung sinong matagal na parol na nakasindi kasi noon hindi wala namang kuryente noon, 'di ba? Kandila lang yung liwanag ng parol. So, kung sino yung huling parol na manatiling nakasindot, at hindi nasusunog, yun ang panalo. Ganun sila. At doon nag-originate yung Giant Lantern. Basta tumagal yung ilaw at hindi nasunog yung kandila. Nasunog parol. Panalo ka na. Oo, ganun na. Yun yung origin ng Giant Lantern. Pero in fairness, until now ba, ganun pa rin ba kapag Simbang Gabi sa San Fernando? Nung nandun na ako sa San Fernando, ang hindi na nag-organize ng ganung Lubenas sa parang to open the Simbang Gabi, wala na eh. Wala na. Hindi pa lang ngayong nung umalis na ako doon kasi 2018 ako umalis doon. Pero ang nag-organize ng Giant Lubenas doon, alam Giant Lantern, alam ko ang pero yung presyo ng parol lang ah. Ang alam ko nag-organize ng City Hall eh. City Hall na. Parang sayang sana kung tinake over ulit sana ng simbahan niya para maging religious ulit yung Lubenas. Kasi sa ibang bayan, ginagawa pa eh. So, sa Angeles, sa Magalang, ginagawa pa rin ng Lubenas. Sa Mabalacat yata, parang ginagawa pa rin. I think I saw pictures ata kay Arby. Kaya sayang. Sayang kasi sila yung talagang naging kilala sa Lubenas eh, ang San Fernando. Sayang. Kaya, sana babalik, di ba? Kasi it's a church activity actually. Eh. Ayun na nga, yung na-secularize for some reason. Na-secularize na lang. Pero ang konsuelo na naman doon, Sisi, pagka, di ba, lumabas na yung mga parol sa SM, yan, nagpa-contest na. Tapos pagka 24 ng gabi, bago magpasko, dadalin lahat ng Giant Lantern sa harapan ng simbahan ng isang katedral. Naka-line up lahat yun. Tapos yun, magpapalabas. Ang ganda, ang ganda. At least may meron na retain ganung, diba? Mm-mm. At least may na-retain. Ah, si Derek Selson ng Hermandad de Hello. Hello, Derek. Si Anna Mises. Hello, Derek. Hello. Si Anna Mises. Hello. Thank you for sharing the Hello. Tagalog translation ng Ordo. So yun eh, sinayin ng Anna Mises. So thank you po. So yun, ang Simbang Gabi, sana ingatan natin ang Simbang Gabi. At balikan natin kung ano ba yung proper. Ano sabi doon? Rorate Celi, di ba? Paambon ka o langit. Kasi yun yung translation eh, Rorate Celi de super, et nubes luwal custom. Magipaambon mo o langit, at lupa palitawin mo ang manunubos. Parang ganun eh, di ba? Yun yung text.
Actually, si Monsi nag-chat sa akin nung mga past few days. Nagtatanong sa akin, ano ba pwedeng maging reflections sa mga simbang gabi? Sabi ko, Monsi, pwede po tayo sigurong kumuha ng reflection doon sa mga proppers, sa mga readings ng yung introit, yung gradual, so, yun, ng simbang gabi. Sabi ko, pwede tayo kumuha doon. O kaya yung sa mga, pati yung collect prayer, yung secret prayer, yung sinasabi doon, we can make a reflection, sabi ko. Oh, sabi niya, yun. Kasi ang ano sa OL, sa Alitin Pictures, ano nila ngayon kasi is... May theme sila ngayon this year, di ba? Oo. Ang more sa prophecy sila ngayon nag-sentro eh. Hmm, prophecy. Even ako natin Shelly Mas ito. Again, for those who are not aware, ulitin po namin, ang traditional Simbang Gabi, iisa lang po ang readings for 9 days. Yes, okay? Yes, for 9 days. Diba? Okay, so from Derek, message niya sa atin, thank you po for organizing this. Ang dami kasing misconceptions sa Simbang Gabi. Yeah, yes, we really have. Ay, ito, Sisi, hindi ko nababanggitin kung saan, pero may nakapagkwento sa akin regarding sa liturgical color na Simbang Gabi. So bakit ang ulo ko medyo? Kasi merong nag-blue. May nagsirulian. Blue talaga. Oh my gosh. Saan yan? Simbang Gabi. Saan yan? Hindi ko nasasabihin kung saan. Saan na naman? White eh. Tapos may konting... White, di ba? White dapat. Hindi cerulean. Again, cerulean privilege. Every December 8th. Mm-hmm. Yan. Mas. Ayan, napapasok. Sa Immaculate Conception. Napapasok naman tayo sa cerulean. Votive mass. Of the Immaculate Conception. Yeah. Votive, octave. I think octave po. Octave, yan. Octave at Immaculate. Dato wala. Yes. Yun lang, ha. Pero ito talaga may nagbalita sa akin. Nag-blue daw sila. Bakit kayo nag-blue? Somewhere out there, sa may baba. Ayoko na mag-comment. Tama na yun. Ewan ko sa mga viewers natin, baka maloka din kayo. Nag-blue talaga sila. Kasi daw sa... Kasi daw ang reasoning daw nila, kaya daw sila nag-blue. Kasi daw, it's a Marian mass. Ito ko... Hindi. Si... Cerulean privilege ka, di ba? Nga. Buti nga meron pa tayo eh, in perpetuity. Huwag natin abusuhin. Oo, huwag natin abusuhin. Pero question, sa regarding sa Cerulean privilege, let's just say, may kokoronahang birhen na Immaculada Conception, papasok ba siya sa Cerulean privilege? Hindi. Ay, hindi papasok. Hindi papasok. Okay. Pero, kung yung misa ay Immaculada, pasok provided, siya doon. Provided. Pwede naman ang votive solemn, alam ko eh. Votive solemn. Hindi natin. Alam ko, pwede naman gawing vote, pwede naman gawing solemn ang votive eh. Basta, pasok siya. At hindi siya pasok sa, ayan. Debbie, happy birthday Mama Mary De La O. Yes. Debbie ka? Oo, Mama Mary De La O. Ano? De La O. Pero maloka talaga ako dyan. Oo nga, lagi. Ayun, halimbawa, kung ang kokoronahan ay Immaculada, at ang misang gamit ay, misa na Immaculada. Tawag dito? Okay. Sa Immaculada, pwede siya. Pero, kapag rite of coronation, ano yung kulay pa rin? Puti pa rin. Balik tayo sa puti. Puti talaga. Let's go back to the cerulean in the... Ay, cerulean in the... Huwag naman natin abusuhin. Uy! Oo nga, Diyos ko. Oo. Eh, di ba, in history, ito ha, Sisi, in history, ito po, linawin natin sa kasaysayan ng cerulean indal, maraming mga dicasteries, maraming mga conferences of bishops sa iba't ibang bansa sa Latin America, nag-request na kung pwede daw ba gumamit ng blue sa Our Lady of Lourdes, since Immaculate Conception siya, na Cross Medal, since Immaculate Conception siya, or Guadalupe, since Immaculate Conception siya. Ano sabi ng Roma? Negative. Except sa Ecuador, no? Sa Ecuador, parang oo. Exceptional sa Ecuador. Sa Ecuador. Mm-hmm. Oo. Ang inunahan na nila. Nabasa ko. Eh. But the rest of the Spanish realm. Hindi na. Wala na. Spanish realm. Kasi, realm. Sabi kasi din sa, ano na, cerulean indot, di ba? Ano? Mm-hmm. O, di ba napunta tayo sa cerulean?
Oo, pula Simbang Gabi. Kasi nga may nag-blue. Sino ba yun? So, again, cerulean ta. And it's cerulean. Okay? Hindi basta cerulean, basta cerulean. Mm-hmm. Ay, meron pang ano, isang, meron siya pang klase ng kulay, sisi. Ginagamit din sa Spain. Celeste. Ah, celeste. Celeste. Yan yung light blue, no? Ah, celeste. Yung light blue. Pwede rin yun. Oh. Celeste or cerulean. Celeste or cerulean. Or either of the two. Siguro either celeste. Of the two. Walang navy blue, ha? Walang gagamit ang navy blue. Umayos kayo. Tsaka ano din eh, na may nabasa din ako, yan daw kulay na cerulean or celeste. Parang sa vision yata ni Santa Beatriz. Kasi yan daw ang suot na ibukod ng birhen. Mm-hmm. O, yung ginagawa, kaya yun. Yung mga konsepsyonista. And I think from there, dun, ano, unti-unti na-associate ang cerulean sa Immaculate Conception. Cerulean. Sa Mozarabic Church naman, eto, we will be surprised, ha. Ginagamit ang cerulean originally sa huli nabasa ko, parang Corpus Christi. Ah, Corpus Christi, originally. Originally blue. Tapos nagkaroon ng, siyempre, nung sa Immaculate Conception, since silang mga Kastilang na ang nakikipaglaban para sa Immaculata, ginamit nila yung blue. Which is yun. Kaya, kaya na-transfer from Corpus Christi to the Blessed Virgin. Immaculate Conception. So, yun. Ha, walang magbublue sa Simbang Gabi. Utang na loob naman, ha? Puti po tayo. Ibigay niyo na sa Immaculata. Ibigay niyo na. Oh, huwag niyo na isama sa Simbang Gabi, please naman. Kasi talaga naloka ako doon. Sabi, ba't kayo nag-blue? Sabi ko. Oh, the Virgin. Puti. O yung ba, gold. Kung talagang gusto na, gold, go. Which is allowed, pero naman, puti. Allowed naman. Well, actually, sa basic liturgical law, basic to, ah, all, ano, the gold can replace all colors except purple and black. Ayun. Halimbawa, kung, yun sabi doon eh, kung halimbawa, kung sa isang parokya, walang ibang kulay ng vessel kundi gold. Uh-oh. Halimbawa, wala, di sa makapagpundar ng pula, or ng green, or ng puti, gold lang meron, pwede yon. Pero except sa mga, yung bawa, yung Advent, purple talaga yon. Requiem Mass, black talaga yon. Yun lang, exception lang yun. Tapos may shade of purple pa ata, di ba? May siya the purple pa yun. Sa Lent, tsaka sa Advent. Oh. May share ko nga yun isang araw. Yung certain shade. Oh, si Brady Gerald ko nag-comment. Uh-huh. Sa nasa order ng Simbang Gabi, puti talaga. Puti talaga. Well, at least man lang na-carry over naman na yung proper colors for Simbang Gabi. Kasi, oh, nga, ba't sarulan? Mabay yan. Kaya sabihin natin, it's offered for the perpetual virginity. Oh. Iba yung perpetual virginity sa Immaculate Conception. Oh, magkaiba yun. Magkaiba yun. Diba? Sa Simbang Gabi blue, nagulat talaga ako. Sabi ko, iti-check ako sa'yo. Iti-chika ko sa'yo sa end, di ba, pag-end kasi ng live, di pa naman end tong room natin. Iti-chika ko sa'yo. Nako. Sabi ni John Catley, sabi nito, historically daw po, a cerulean cloth is used to cover the Ark of the Covenant and Mary. Yes. Tama, yun yung, pero sa iconography, di ba, sa Eastern Church iconography, di ba, may, nag-blue ba? Si Mother. Or cerulean din sila. Para sa beer, diba? They still do. Yun. Kasi nga, yun nga, sa Ark of the Covenant nga, yun ang tabi niya ay blue. Cerulean. Oh, napunta na tayo sa cerulean, mula sa Simbang Gabi. I think I remember I saw once nung nagpunta kami ni Tito Dennis Maturan. Shout out to Tito Dennis. Hello po. Para sa, yun, napunta kami sa isang Russian Orthodox. Nagpunta lang naman. Punta lang. Observe. Parang may nakatago yata silang something. Uh-huh. Ayun. Naalala ko lang.
Nakala ko lang. Ay, si Father Bulay nag-comment sa Cebu ba nangyari? Ay! Ay, nako, padre. Hindi ko na nga sinabi. Ano ba yan? Padre talaga. Si Ruli. Simbang Gabi, si Ruli. Simbang Gabi, si Ruli. Ano ba naman yan? Hindi, ano, tawag dito, Sisi. Lalo nang hindi nakita si Father. Kung bako, kung sabihin natin traditional Simbang Gabi, tapos nag-blue siya, hindi na siya makikita sa kandila. Kasi, iya-absorb ng blue yung light eh. Diba? Kung nag-white siya, kita pa si Father. Oo. So, it's the wisdom of the colors din eh. Kaya nga puti. Diba? Kasi madilim ang Simbang Gabi talaga, totoo niyan. Sa candlelight mass. Ay, Father, nakita mm-hmm. ko sa San Nicolas. Oh my gosh. Alam na ako sa San Nicolas. Alam na natin. Pats, kailangan makita-kita ulit tayo at magkapit ko tayo. Magtipon-tipon ng mga anak ng katipunan. Ayan, so, diba, Simbang Gabi, Si Rulian kasi nga. Pero yan ah. Oo. So, Simbang Gabi, alagaan naman natin ang Simbang Gabi. Tayo na nga lang eh. Tayo na nga lang. Yun. Alagaan na. Although, let's just say, may mga Pilipino talaga na nagdala sa ibang bansa. I think recently, Father Lawrence yes. Liu, shout out to Father Lawrence. Ooh. Okay, Father Lawrence Liu. Nag-offer na siya ng Simbang Gabi ngayon dun eh. Sa England. Really? Recently. Yeah. Ang nakatanghal is yung replica ng Apo Paket. Oh, good. For the Filipino community. For the community. Pero, yun nga eh, we still have to review yung indot eh. Kung meron bang specific na lugar, alam ko wala naman eh. Wala naman binigay eh. Wala naman, wala. Ang sabi lang, so far wala naman, wala. Yun, eto nga eh. Eto ha, i-open up ko na rin since yan, Filipino diaspora going to other countries, bringing the Filipino tradition. Sana yung ginagawang Simbang Gabi sa Vatican makorek, no? Naalala mo yung huling nagsimbang gabi sa Vatican? Purple? Ah, oo. Yung sa color. Purple. Tapos sa mga kanta, hindi naman belong sa Simbang Gabi. Just nakakalungkot. Sana interpret ng maayos. Oh, well. Roma, mismong Roma pa man din yun. Tapos ganun, diba? I would not be surprised after everything that's happened. Vatican to. Ayoko na pagitin. Ayan. It's just too painful to remember. Wag na lang. Hi. Ayan, so from Simbang Gabi to Cerulean Privilege. Tapos sabi ni Joshua Mariano, Cerulean or also present in the robe of the high priest sa sinagoga sa temple worship noon. Tama. Ay, so may comment ulit si Derry. Speaking of Simbang Gabi, sana ma-preserve ang TLM na Simbang Gabi in the Philippines with all the trappings, yung Misa Pastorella, Villancicos, Gloria Cred, Assistance. Ayun nga, medyo endangered na nga. Well, totoo naman yun. Yes. Tayo na lang din kasi. Oo, tsaka eto pa lalo nga lumabas yung TC. Well, yun yata kasi restriction pa sa mga sa restrictions pa sa mga ano. Kumbaga, let's pray for the Holy Mother Church. Ayun na lang ang sasabi ko regarding dyan kasi kakalabas lang eh. Oo, nagulat nga rin ako. Ayoko na nga mag-post sana, kaso I'm still traumatized pa din. Na-traumatized pa din ako sa totoo lang. Ngayon. Nakalungkot. But then again. Yes. By the way, sa mga, sa mga sisimba bukas sa OBLBC, see you tomorrow. Yes. No? Yes. Ah, see you tomorrow. Si Arthur. Ako si Celestine kung sisimba ba siya bukas. Si Gab. Wala lang. Si Celestine.
Comment ka naman kung sisimba ka bukas para alam ko anong bibitbitin ko. Kasi... Alam si John Lattis, nandun naman lagi. Oo. Ta dito, remember nung dumalaw dito yung... Dumalaw dito yung senyor na Sareno. Nung November... Basta November, katapusan ng November. Yan. So sa mga gusto makipagkita sa akin sa OLBC bukas, nasa Himas po ako bukas. Oo. At bibigyan ko po kayo ng... bibigyan ko po kayo ng estampita na Nazareno, meron damit. Ang dami dito. Oy, tabi ko. Sinalba ko lang. Ipagtabi mo. Oo, pagtabi na kita. Uy, maganda. Uy, nakita mo na yung bagong damit ng Nazareno ngayon. Yes, yes, she's ang ganda, grabe. Wala na akong masabi kay Ronilo. Shout out kay Ronilo if you're watching. Ay, yes. Ang ganda. Ano nga, bordado la mano. Bordado a mano. I've never seen the Nazareno na ganun kaganda ang damit for a long time. Kasi the last time, imisigil pa ata na maganda. After KBC, ayoko na magbangkit, tarpaulin, tama. Oo nga. Tama na yun. Kasi, ngayon lang, na, well, ang ganda lang talaga yung anahaw, ano, movie. Ang ganda. Kasi KBC game na sa Nazareno, ang ganda din eh. Oo. Ang ganda din eh. Sana. Uy, by the way, Sisi, na-recreate na ba yung ano? Na-recreate na ba yung lumang, yung sa lumang stampa niya? Na, yung damit. Na Sareno? Style. Yung Sareno. Na-recreate na ba yun? Yung ganong burda. I haven't seen it yet. I haven't seen eh. Sana ma-recreate, ano? Maganda sa... Ganda nun eh. But I like the anahaw, ano? Yes. Ganda. Filipino team. Ganda. Yan, napunta tayo sa senior. Sabi ko nga, sana si Buena Ora. Sana si Buena Ora. Oo. Yun na. Uy, may paper daw na, ano, for Sakyapo. Yung research paper, nag-iisip na nga ako ngayon eh, kasi sayang. Ah, so, oh. Open for research papers. Ayun. So, good. Sa mga gusto mag-present or mag-submit na research paper related sa Nazareno, you can go check the official website ng Campus Pacifica for further details. Kasi, may topic na ako. Ayoko na pa yung topic na, no? Sa Antipolo din, ito merong ding ilalabas na coffee table book sa 2025 yata, 2026. Ah, sa Centenary. So, yes. Ng arrival, 400 years ng arrival. Sa mga, ayan, sa mga merong mga, tawag dito, merong mga artworks ng Bernard Antipolo, mga tula na sinulat. Ayan. You can submit sa Bernard Antipolo page. So, sa mga, art. Yan. Yeah. So, ano, artworks, songs, poems, or any poems, ano, and write up sa Biren Antipolo. Yes, submit na po kayo. Yeah, write up, no? I think I did one about sa Junto Alpasi. Pwede, submit mo yun, kaya mo. Yung ano ko dyan sa sana mapito sa libro ko. Kasi I remember, ay si Father Bulay, baka bibisita ang Nanay Carmen sa Quiapo sa Fiesta D. Lalabas niyo. Kaya siya bibisita. Ay! I remember second time na niyang gagawin to. Second. Kasi, diba, I think that was 15, 16 pants, tama po ba? Na nung nag 400 years ang Del Carmen, si Guapa, siya mismo yung pumunta sa harap ng Basilica. At alam ko parang nasa andas lang yung Nazareno noon eh. Yeah, I remember. Umuulit pala siya. Well, ayan na po. Ayan na po yung mga announcement. May mga announcement na tayo agad. So, research papers na kaya po. If you're interested, you can go ahead and submit. And sa para naman sa Antipolo Cathedral. Antipolo. Right, para sa ano artworks. Songs, artworks, submit nyo po para po ma-line up at ma-interview din kayo. Yeah. Ay, masabihan niya yung mga batang artist. Yes. Yung sina si digital artwork, you can submit. Si Clark, yung magaling na gumawa na is gusto ko yung gawa ni Clark. Yung taga Batangas, yung estampa talaga, estampa type. Oh. If you've seen his works, ang ganda. Sige. Sabihin niya ako yan. Ayun, sabi ako nga siya. Uy, sabi ka sa atin. Oo. Para ma-feature, sayang.
I hope na matuloy. Oh, sana nga po pas matuloy yung pagdalo ng Virgen del Carmen uli sa Basilica ng Quiapo. Kasi sa totoo lang, kapag ano talaga eh, kapag ang Del Carmen eh idudungaw sa Nazareno, titigil ang lahat eh. Yes. Diba? So, napapansin ko yan. Nakakamiss yun. Nakakamiss yung dungaw. Nakakamiss yun. Ako nga, muntik na ako makapagtungaw nun kasi may pasok ako nun. Oo. Meron ako din makakalimutang karanasan dyan sa pag-attend ko ng dungaw sa traslasyon. Next show na natin yun. Next show. 2000. Oh, next show na natin yung sasabihin. Pero medyo makalimutan. Next show na natin yung sasabihin. Nakakamiss. Oo naman. Nakakamiss. Kaya nga ano eh. I remember pumunta pa si Father Pugetti. Oo. Yan. Ayun. So, yun lang. So, ang Simbang Gabi, balikan natin. Simbang Gabi, ulitin natin para sa Birhen Maria. Okay. May Gloria at Credo, yes. Sang Mass, Candlelight, for 9 days before Christmas. Yeah. Okay? So, okay. Basic lang. Yeah. Lang yan. Yeah. Basic lang yan. Okay, so, sana, o diba? Ito ang nakakalungkot nga, CC, eh. Sa Spain na wala. Wala na Simbang Gabi sa Spain. Wala na Simbang Gabi doon. Mexico, wala na din ata, no? Sa Mexico, wala na. Tayo na lang. Tayo na lang talaga ang meron. So, kailangan natin ingatan. At sana huwag din siya ma-commercialize. Sana huwag din. Kasi yes, oo. Yun, nakakadismaya lang talaga. Kasi, di ba, naging avenue for sacrilegious din kasi. Yun yung hindi maganda. Mm-hmm. Yun. Naging avenue. Yan, yung piatos ni Lord na yan. For God's sake, di ba? Kinabutan na po kung na ano. Nakakalungkot. Siguro ganito pakiramdam ni Teresa pag pinabanggit si Sor Magdalena de la Cruz. Oo. Diba? Oo nga. Naalala ko naman yan. Sino, gusto niyo po makilala si Sor Magdalena de la Cruz, i-google niyo na lang siya. And I yes. Trust me, hindi niyo kakayanin. Hindi niyo kakayanin kaya si Teresa ay laging ay natatakot sa kanyang mga ano dahil kay Magdalena de la Cruz. Sabi kasi ni Joshua, yung iba kasi ginagawang wishing well ang Simbang Gabi. Oh, ayan. Yeah, that's another thing. Oh. That's another thing. Kasi naging popular din yan eh. Custom eh, na pagka daw, ano yun, pagka Simbang Gabi ka, humiling ka. Well, actually, wala naman din problema. Kanya lang, wag naman nating yun lang, I mean, yun lang ang purpose ng Simbang Gabi, no? Tsaka diba? Matuto din tayo sa mga santo na hindi lahat ng dasal naninitig kasi may ibang plano para sa natin. Kailangan yun yung matutunan dapat natin. I've learned it the hard way. And si Teresa na mismo nag-ano sa akin. So parang, tama nga naman, may point. Kasi maybe there's something better for you kung hindi man natupad yung o hindi man nangyari yung itinadasal mo and all that stuff. Pero yun na lang isipin din natin. And I think we should reiterate that. No? Kaya, yeah, diba? And yes, ano, pag misa talaga, there's a room for petition. Mm-hmm. Pwede tayo mag-ano ng petitions. Pero, huwag natin siyang masyadong anuhin. Mm-hmm. Yung maging motivation natin for Simbang Gabi. Yes. Diba? So, balikan natin yung Simbang Gabi. Ito, naalala ko lang bigla ngayon. Nag-flashback sa gulita ko. Kung, ito na. Meron bang historical na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na tampok ang Simbang Gabi? Yes, meron. Naalala niyo yung sa Birhen sa Silang, Cavite? Ah, yes! Candelaria! Mm-hmm. Okay, good. Candelaria. Di ba nagpakita ang Birhen sa Takahuyan? Nakita nila doon? Yung imahe. Oo. Yung nasa patsada. At bilang pagpaparangal. Nasa patsada yun eh. Bilang pagpaparangal sa Birhen Maria, ano daw ginawa ng mga taga Silang? Nag-andog sila ng Simbang Gabi, siyam na araw. Sa kanyang karangalan. So yun yung historical na side ng Simbang Gabi. On the historical sense. Kaya, medyo, diba sabi natin na... May reference ka ba niyan regarding to sa relation ng Simbang Gabi siya sa La Candelaria?
If ever mag-send ako para may ano, kasi sige, sige. Hindi ko pa naisusulat yung kasaysayan ng kadilari ng silang eh. Kasi alam ko meron nga yan eh, related sa Simbang Gabi. Kaso hindi ko alam kung saan yung, ano na yung reference. Yun lang. Well, ito ah. In history naman ng silang, ito napunta na tayo sa silang, pero Simbang Gabi pa rin ito. Diba originally, ang patrono talaga sa silang ay anong Shata? Yes, yes. Oo. Pero, kailan ba naging Candelaria ang silang? Pero mga recent na, kasi nagpapalit-palit din sila ng parang. Diba? Oo. Kasi ang alam ko, kasi, diba may mga, Jesuita ang nagpalaganap ng Anunciata. Tapos, ano daw ginawa ng mga diocese nung pinalayas na yung mga Jesuits? Expulsion. So, tulang, na-expel yung mga Jesuits. Ano daw ginawa ng mga diocese? Pinalitan yung mga Anunciata ng Candelaria. Kaya yung sa Anunciata sa Guadalupe, sa Makati noon, naging Candelaria yung kufradiya doon. Parang ganun. Well, ako sa silang. Ang nakabanggit sa akin na yun, si Carlo Malaluan eh, kasi nag-research sila doon sa ukol sa Birhen sa silang. Tapos, di ba dumalaw sila dito noon, nung bago mag-pandemic, dinalaw nila yung Anunciata dito sa Antipolo. So, they are, panabanggit niya sa akin na, baka daw malaking possibility, yung daw Anunciata sa Antipolo, yun daw yung nawalang Anunciata sa silang Cavite. Oh, hindi ko lang sure kung... Yung link. Oo. Oo, yung link. Oo. Tsaka sabi, tao dito, kasi tinignan na yung sukat ng Birhen, tuma daw dun sa sukat ng urnang naiwan sa silang. Oo. I mean, yung urnang yung nasa museum nila. Oo, una. Nagtugma daw dito. So, more or less daw. Ewan ko kung if and anong opinion nyo doon. Oh. If and so, only if, diba? I think meron naman yata ginagawang research naman yung mga taga-silang. I think. Mm-hmm. Oh, sana, so, ano? I think they're really working on it. Kasi the last time na may narinig ako sa silang, nagkaroon ng conference yata ang Lasal Dasma regarding sa the Bridges of Cavite. I think they mentioned it somewhere out there. Hanapin ko doon. Yun nga daw. Tapos dun daw, ang sabi daw doon, kaya daw nawala daw yung Anunciata sa silang dahil nung Philippine Revolution, hiniram daw ng isang family sa Rizal. Yun daw ang sabi. Tapos di na sinuli. Allegedly. Eh syempre, dito sa Rizal, ang daming Anunciata dito. Di lang naman Antipolo. Oo. Oh, alin doon ang Anunciata? Eh, meron pang Anunciata sa Tatay-tay, tatlo. Tatlo yun. May Anunciata din sa Anggono. Kaya, alin doon? Ano, sino sa kanila? Sino sa kanila? Di ba? Oh, ito nga sa Tatay-tay, Sisi eh. Dalawa doon sa tatlo na yon, Ivory. Yung isa kahoy. Oo. Oh, alin doon? Alin, sino doon? Ayan. Ayan, so let's wrap up our discussion. Sana po. Iisip pa tayo na madaling araw mamaya. Oo, mamaya, simbang gabi na naman. So sana, sa pagsimba natin mamaya, maalala natin kung ano ba talaga simbang gabi, no? So sabi nga kanina ni Monsi, ayan, sabi ni Monsi na we pray sacrifice with Mama Mary. So alalahanin nyo mamaya. Pagsimba nyo, we are praying with our Blessed Mother in preparation for the upcoming Christmas, pagsilang ng ating Panginoon. So, yun lang ang ating live ngayong gabi. Masaya to. Wala nang pahabol, Sisi. Wala nang pahabol. Masaya to, ha? Nabiglaan tayo mag-aaral na ganitong live stream podcast. Yes. Masaya to, in fairness. Mas masaya sana kung... Sana ulit nung ganoon. Maganda linggo, sana. Linggo, di ba? Kaso, we all know what happened. So, ayun lang. So yun lang po sa mga manonood. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much for sa online podcast na ito. Yay. So, thanks. Yay! Ayan. So, yes. So we end our live stream in 3, 2, 1. And bye.